Ngayon mga idol, panoorin natin ulit ang play kung saan nagkaraan ni Tan si Dumanta Sabonis at Draymond Green. Ayan. Ayun, nagre-reklamo si Draymond, si Sabonis, kumaray na sa sakit. Hindi natin masyado nakita pero gawa natin ang replay yan, gawa natin ang replay. Ayan si Draymond. Okay, ito pala yung nangyari. Tumira si Malik Monk. Bumaksaw si Thompson kay Sabonis. May konting pagtulak, pero hindi naman sinasadya. Bumagsak si Sabonis. Ayun, hinawakan si Draymond. Ayun, binawian ng sipa ni Draymond. Intentional kaya ang paghawak, kaya ganun ang naging reaction ni Green. Napaulitin natin. Ay, parang sinadyang hawakan yung pa para sa akin mga idol. Kaya syempre, alam mo naman to si Green. Nag-history na talaga to na hindi nagpapatalo sa mga gantong situation. Ayan si Green, nakikipag-trustuhan sa audience. Alam mo naman to si Green, sobrang competitive. Minsan kasama talaga sa laro to, mga tol. Sumisigaw-sigaw pa. Oops! Sensor dyan, sensor. Kung ano man sinasabi ni Green. Easy ka lang, ayan. Nagpapaliwanag sa referee si Draymond. Oops, easy ka lang, boss. At abangan natin kung ano magiging desisyon. Ayun na, at ayun na nga. Ejected si Draymond Green sa kanilang garian ni Sabonis. At dahil nga dyan mga idol, nagkaroon na ng bagong latest update sa naging garian ni Sabonis at ni Draymond Green. At yun nga, nagkaroon ng one game suspension si Draymond Green. Parang nangyari na rin to noong 2016 kung saan nakagarian naman niya si LeBron James. Ang tanong, deserve nga ba ni Draymond Green ang mga suspension ay pinapataw sa kanya o sadyang nagkakaroon lang din ng palakasan sa loob ng management ng NBA? Well, ito yung opinion ko lamang mga idol. Wala tayo sa tamang sitwasyon para pangunahan kung ano ang nagiging desisyon ng management ng NBA sa mga ganitong pangyayari or altercation. Siyempre mga idol, sa bawat sports naman may kanya-kanyang protocol ang mga ganitong sitwasyon, mga ganitong altercation na nangyayari. Hindi natin tinotolerate ang ginawa ni Draymond Green, pero hindi rin natin siya masisisi kung bakit ganun ang kanyang naging reaksyon. Kung makikita natin sa video, parang sinadya ni Sabonis na hawakan si Draymond. Naging ganun lang ang reaksyon ni Draymond para siguro maprotektahan lang din ang kanyang sarili sa posibleng mangyari na injury sa kanya. Ang point of view lang natin dito mga idol is kung tama ba ang naging desisyon ng management na masuspend si Draymond Green o dapat din ba ay masuspend din si Sabonis. Kung maaalala nyo, noong 2016 finals ay nagkagiraan naman si LeBron at si Draymond Green. Pero kung makikita niyo, kung babalikan natin ang video, makikita niyo kung na hindi si Draymond ang nagkumpisa ng kanilang palitan ni LeBron. Makikita natin sa video na parang si LeBron pa ang nanguna para sa rin si Draymond. Sa point of view ko naman dito, wala, parang hindi rin deserve ni Draymond Green na masuspend sa larong ito, lalo na at isa sa mahalagang game ito ng finals noong 2016. Nagkataon lamang ba talaga o sadyang may pinaboran sa naging desisyon na masuspend si Draymond Green? Well mga idol, wala tayong pinapaboran sa naging desisyon ng management ng NBA bilang isang mga fans at audience ng NBA. Kailangan din natin minsan timbangin at irespeto kung ano ang mga naging desisyon, lalo na ng mga official ng NBA management. Minsan, aminin na natin, hindi natin sinasabi na pinapaboran ng NBA management na masuspend si Draymond at si Sabonis ay makapaglaro pa rin sa Game 3 ng kanilang best of 7 series, mga idol. Aminin na natin, mga idol, minsan, kahit hindi sa NBA, kahit yung mga ligang barangay or interbarangay, PBA, UAAP, NCAA, lahat na local or international, minsan, nangyayari talaga na sa paningin ng karamihan ay may pinaboran sa mga nagiging desisyon ng mga opisyalis na namumuno ng mga ino-organize na liga. Sa ngayon mga idol, irespeto na lang natin ang naging desisyon ng management ng NBA. Kung diehard fan ka ng Warriors, may pag-asa pa rin ang Golden State Warriors. Lalo na home court nila ang next 2 games ng playoff series. Alam natin malaking kawalan si Draymond, pero sabi nga nila, Warriors pa rin ang defending champs. Kung fan ka naman ng Sacramento Kings, good luck so far. Ang ganda ng pinapakita ng Sacramento. Sobrang natapatan nila yung Warriors. Walang nag-expect na ganito ang magiging outcome. Hats off sa coaching at mga players ng Sacramento Kings.
tingin niyo ba mga idol, deserve nga ba ni Draymond Green ang suspension na ito? Ialisin na natin mga idol kung diehard fan ka ng Sacramento Kings o Golden State Warriors. Tingnan na lang natin yung naging sitwasyon base sa na-experience mo kapag ikaw mismo ang naglalaro ng basketball. At para naman sa mga solid fans lang at hindi nakakapaglaro, timbangin nyo na rin ang sitwasyon kung talagang deserve nga ba ni Draymond Green ang suspension na ito. Sana sa mga susunod na ganitong magiging senaryo sa NBA, dapat i-evaluate maigi ng management ng NBA. Hindi lang ito para kay Green or kay Sabonis, para to sa lahat ng NBA players na may involved sa mga ganitong altercation. Sa ngayon, abangan natin ang mga susunod na magiging resulta ng mga laro, hindi lang sa Golden State Warriors at ng Sacramento Kings. Abangan natin mga idol kung sino ang magsa-champion ngayong NBA season. Ang gaganda ng matchup na kinalabasan ng regular season. Hindi na unpredictable mga idol kung sino ang makakakuha ng kampiyonato. Madedepensahan kaya ng Golden State Warriors ang kanilang kampiyonato kung may tatanghaling bagong kampiyon ngayong NBA season. Maraming salamat sa pananood mga idol. Enjoy lang sa pananood ng NBA Playoffs. Huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po.